Welcome back dito sa channel natin. So magbibigay tayo ng update tungkol dito sa Sangley International Airport Project. Isang good news ang nasagap natin at ito na nga, finally, ang proyektong ito ay matutuloy na. Ang Sangley Point International Airport Development Consortium, ito ay grupo ng mga investor na binubuo ng mga local at international companies. Ang grupong ito ay nabigyan na ng original proponent status ng provincial government of Cavite para yan sa pagtatayo ng bagong international gateway dito sa Sangley Point. So ibig sabihin nito ay tuloy na ang proyektong ito. Kasama sa original proponent status na ito na ibinigay sa SPIA Development Group, binibigyan sila ng karapatan na direktang makipag-negotiate sa final terms and conditions dito sa joint venture project na ito kung saan magiging kapartner nga nila ang provincial government ng Cavite. Binibigyan din sila ng right na magbigay ng best counter proposal kung meron mang matanggap na mas magandang proposal mula sa ibang mga companies na interesado na gawin ang proyektong ito dahil dadaan ito sa 60 days na Swiss Challenge. Ang Swiss Challenge ay normal na sa ganitong mga malalaking proyekto. So, ang gagawin dito ay i-offer ang proyektong ito sa mga international at local companies para humanap ng mas magandang offer, mas magandang design para sa international airport project na ito. Kapag mayroong mga na-receive na mga offer mula sa ibang mga company na interesadong gawin ang proyektong ito, pwede itong bigyan ng counter-offer ng SPIA Group na nabigyan na nga ng original proponent status. Isa itong napakagandang good news dahil ito na nga finally ay matutuloy na ang matagal nang inaantay na Sangley International Airport Project. Kung matatandaan nyo, last year ay nai-award na ang proyektong ito sa Macro Asia nilusyutan, magka-partner ang mga companies mula sa China. Pero dahil sa hindi sila nakapag-submit ng kompleto mga requirements, kinansel na ang kontratang ito. Kaya't naghanap na muli ang Provincial Government of Cavite ng mga companies na interesado na gawin ang Sangley International Airport Project. At this time, muli nagbabalik ang Macro Asia ni Lusyutan kung saan iba naman ang kanyang mga kapartner. Bumuo sila ng consortium o grupo ng mga local at international investors. Ito ay binubuo ng Cavitex Holdings Incorporated na bahagi na ng Metro Pacific Investments Corporation. Kasama din dito ay ang Yuchenko Group of Companies. Kapartner din nila ang mga international companies dito sa proyektong ito. Una ay ang Samsung C&T Corporation mula sa South Korea. Ang Munich Airport International GmbH, ang management arm services ng Munich International Airport sa Germany. At ang kilalang London-based na The Arup Group. Sila yung gagawa ng creative planning at design ng airport project na ito. Ang Sangley International Airport Project ay isang world-class na international gateway terminal na inaasahang magiging kapalit ng Ninoy Aquino International Airport kapag ito ay natapos na. Pagkatapos ng final planning, financial closing at design ay sisimulan na agad ang isang connector road o isang expressway road mula dito sa Cavitex papunta doon sa Sangley Point. Magsisimula ang bagong connector road na yan mula dito sa Cavite Interchange ng Cavitex. Ito ay may haba ng 4.6 kilometers at itatayo yan sa loob ng 2 years. So guys, ito na nga, finally, ang long delayed na proyekto ay matutuloy na. Abangan na lang natin in the future ang maganda, moderno at world class na international gateway dito sa ating bansa. Yan ang Sangley Point International Airport. Ano masasabi mo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.